Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, same, pero iba! Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin, radyo. Sabihin mo, number one. Energy. Ito ang number one. 06.7 Energy FM. Sabay yung pisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karindiriya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero. Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa maganda, 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 magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Makulit. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning to everyone. Gusto ko lang po sabihin na halos 2 taon na po akong nakikinig sa lihim ng liham. Hindi po kompleto ang araw ko kapag hindi ko po naririnig ang mga kwento at ang boses mo, DJ Lindsay. Ako nga po pala si Angela. But call me Angge for short. DJ Lindsay, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko dito sa boyfriend ko. Pakiramdam ko, habang nandito ako sa relasyon na ito, unti-unti naman po akong nauubos. Lumaki po yung boyfriend ko sa pamilya ng mga konserbatibo at masyadong masunurin sa mga magulang. Pero magkaiba kami ng kinalakihan at paniniwala. Ako po kasi lumaki sa medyo maingay na pamilya. At kung manamit ako, hindi ganun kababae. Kahit nga yung kilos ko, medyo panglalaki din. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan sa akin ng boyfriend ko. Actually, mag-aanim na buwan na po kami. Bago niya ako pinakilala sa pamilya niya. Pero every time nasasabihan niya ako na, oh, ipapakilala na kita sa pamilya ko. O kaya makikipagkita tayo sa nanay at tatay ko. Palagi niyang sinasabi sa akin na, mag-ayos ka ha. Dapat ganito yung damit mo. Dapat ganto ka kumilos. Huwag masyadong malaki yung subo ng pagkain. Huwag masyadong malakas yung tawa.
naman, minahal kita sa kung sino ka, pero gawin natin sana to para maging maayos yung tingin sa'yo ng pamilya ko. Palaging yun yung sinasabi niya sa akin, DJ Lindsay. Na para bang may mali sa pagkatao ko? Na para bang kinahihiya niya yung pagkilos ko at yung itsura ko kapag nandyan na yung pamilya niya? Natatakot ba siya na baka hindi ako magustuhan ng pamilya niya? Pero sige, para sa kanya, ginawa ko yun. Nakilala ko yung buong pamilya niya. Nandun din yung mga girlfriend ng mga kapatid niya. Grabe. Lahat sila mukhang galing sa mga sosyal na pamilya. Tapos, ako, eto, ganito lang. Kaya naman pala eh. Di na ako magtataka kung bakit paulit-ulit siya sa akin. Palagi niya akong nire-remind na mag-ayos at kumilos ng pino. Sa totoo lang, alam ko naman eh. Medyo iba naman talaga yung tingin sa akin ng pamilya niya. Para bang minamaliit nila ako kapag tinitingnan nila ako. Pero sobrang mahal ko yung boyfriend ko. Pero alam niyo ba, DJ Lindsay, yung araw na pinakilala niya ako sa pamilya niya, ay yung mismong araw din kung kailan nakipaghiwalay ako sa kanya. Di ko alam kung pagsisisihan ko to pagdating ng panahon. Kasi iniwan ko yung lalaking alam kong mahal ko talaga. Dahil lang sa na-insecure ako sa magiging tingin sa akin ng mga magulang niya. O baka naman tama lang. Tama lang na makipaghiwalay ako kasi hindi naman ako bagay sa pamilya niya eh. Hindi naman ako mayaman at hindi rin ako sosyalera. Tama bang kinalimutan ko na lang yung nararamdaman ko para sa lalaki na yun? Hindi ko alam, DJ Lindsay. Hanggang ngayon, minimessage niya pa rin ako, asking me to come back. Mahal na mahal ko siya pero nag-aalinlangan ako. Alam kong mahihirapan akong makisama sa pamilya niya. Alam kong magkaiba kami ng mundo. Kaya po sana tulungan ninyo ako. Muli, ako po si Angela. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy. Ano ba yun? Ang bilis mo naman sumuko. Ano naman ngayon kung mayaman yung pamilya? Ano, ganun-ganun na lang. Nilaban ka nga ng jowa mo. Tapos siya, biglang kinalasan mo agad. O, diba? Wow. I just think that it's very unfair for the jowa. Kasi, alam yun, tipong
inaalalayan ka niya eh. Para, kasi mahal ka niya. Gusto niya kayong dalawa to be together. Alam niyo, pinaglalaban niya yung pagmamahal niya sa'yo. Ganyan. Tapos ikaw, nung na-insecure ka, kasi pinagkumpara mo yung pamilya mo sa pamilya niya, yung sarili mo sa itsura at alam mo yon yung estado ng pamilya ni Jowa, eh bigla ka nalang kumalas. Aww. I just think that's very selfish of you. Oo, masyado kang naduwag doon sa part na yon. Samantalang yung jowa mo nga inaalalayan kay, kasi gusto ka niya. Gusto niya na makasama ka kapag nandyan yung pamilya niya. Gusto niyang, alam mo yon, maka-jamming mo. Jamming? Gusto mo yung jamming? Alam mo yung gusto niyang maging okay kayo ng pamilya niya at saka, alam mo yon, ikaw bilang girlfriend niya. Nilalaban ka niya eh. Tapos ikaw bigla ka nalang kumala. Wow! Ay, nako. Si ante talaga. Pero siguro, it comes with maturity din talaga. Hindi ko alam kung ilang taon na. Wait lang. Nabanggit ko ba kung ilang taon na si Angela? Wala. Wala tayo nabanggit. Hindi niya rin sinabi kung ilang taon na siya. Pero, I guess, kapag, diba, alam ko naman na it's gonna be, you know, a very huge adjustment for you if ever na mag-decide ka to be with this guy. Mag-a-adjust at mag-a-adjust ka. Pero, girl, alam mo, sa kahit anong relasyon, mag-a-adjust at mag-a-adjust ka naman eh. Diba? Which reminds me of a story. Ako, nung unang jowa ko yata yun eh, mayaman din siya. As in, yung bahay nila, sobrang ganda. Tapos, mayaman talaga. May sinasabi sa lipunan yung tatay, tapos yung mga kapatid. Ay, talaga namang pakak na pakak. Tapos ako noon, estudyante. Ganyan. Tapos, iba yung tingin nila dun sa kapatid nila na yun. Parang tingin nila, patapon yung buhay. So, feeling ko, ang tingin nila sa akin, patapon din yung buhay ko kasi pumatol ako dun sa kapatid nila na medyo patapon yung buhay. Wow! Alam mo, kahit hindi ako pinapakitaan ng maganda nung time na yun, laban pa din. Wala, parang wala akong pakialam. Bumitaw lang ako nung niloko na ako nung lalaki. O, diba? Ibig ko sabihin, alam mo yun, may mga tao talaga na hindi ka magugustuhan. Kahit saan ka pumunta, kahit papamilya yan ng boyfriend mo, ng asawa mo, there will be people like that. Pero ang tanong ba, susukuan mo yung sitwasyon just because may negativity kang nararamdaman? Wow! Just because hindi ka sanay sa ganong environment, hindi ka sanay sa mga ganong tao, susuko ka na agad, aalis ka na agad, walk out ka na agad. So, siguro medyo bata-bata-bata tong si ano, no? Si Girl Lalu. Oo, si Angela. Pero, kung medyo tumama na nasa 28 o pa 30 ka na, ganyan. Siguro nararamdaman ko na pupunta ka dun sa moment na, oh, sige. Kung hindi nyo ako gusto, fine. Eh, gusto ko yung anak nyo. Nagmamahalan kami. Oh, gagawin natin. Diba? Mag-a-adjust at mag-a-adjust ka din doon sa pamilya niya kung mahal mo talaga yung jowa mo. Diba? Ilang love story na ba yung na-witness natin na ganyan? As in, yung true to life. Na tipong, di ba, langit, lupa sila. Pero talagang nilaban nila yung pagmamahalan nila. And ngayon, masaya sila, di ba? Wow! Sabi ni April, 74, good morning. Salamat na abutan ko ang lihim ng liham today. Ang unfair mo naman ate. Sayang, hindi mo naman nalaman yung reaction ng magulang ni Jowa. Di mo talaga mahal yung boyfriend mo, sis. Sabi naman ni Jennifer Sarmiento, good morning DJ Lindsay. Hi nako, di mo dapat i-compare yung sarili mo sa kanila. Pakita mo sa kanila na you belong doon sa kanilang mundo. At hindi yan dahilan para iwan mo sa ere yung boyfriend mo. Pakita mo sa kanya na kaya mo din na ipaglaban kahit ano pa yan. O, diba? Yun yung nakakalungkot doon. Diba? Kahit saan ka pumunta, meron at meron mga taong well, na hindi pabor sa'yo. Pero dapat ba isipin mo yung mga taong hindi pabor sa'yo? Ikaw din naman, hindi ka pabor sa kanila, pero anong nangyari sa kanila? Wala, di ba? Dead ma sila sa'yo, di ba? O dapat ganun ka din, babe. Dead ma lang. Kasi syempre, ang dapat bigyan mo ng value dito is yung karelasyon mo, yung pagmamahalan ninyong dalawa. Di ba? Sabi naman ni Joyce May, tama lang na nakipaghiwalay ka. Magiging toxic ka lang sa taong wala namang ginawang masama sa'yo. Buuin mo muna ang kumpiyansa mo sa sarili. Walang ibang magdadala sa sarili mo kundi ikaw lang. Kahit ano pang tingin ng ibang tao sa'yo, kung buo naman ang loob mo at confident ka sa sarili mo, walang magiging problema. Improve yourself for your own good, not for others. Ay, that is so true din naman, oo. Okay lang din pala, oo, na nakipaghiwalay ka. Gusto mo ba yung natalikong kausap? Hindi, alam mo,
oh, iba-iba naman din talaga yung ano eh, laban ng tao at paniniwala ng mga tao. Siguro nga tama itong si Joyce na hindi pa buo yung kumpiyansa niya sa sarili. Pero I just don't think na kailangan mong sukuan yung tao. Oo. Dapat hindi mo sinukuan kasi tinutulungan ka nga niya eh. At saka alam mo, kahit pa ang pangit ang tingin sa'yo ng ibang tao, ang importante meron kang, alam mo yon, kasangga. Diba? In your boyfriend's presence. Diba? So, para sa akin lang naman yon, ha? Sabi pa dito ni Diki, Kosiko, langit lupa, impart your life with them. Eh, laban para sa kinabukasan. Sabi naman ni Darwin, you can't please people naman eh, Angela. Minsan may huhusga sa'yo kung yung pagkatao mo, estado, etc. If you love the person, fight for it. Diba? Ipaglaban mo. Well, siguro one for the books or one for the record na lang ito. Pero, yun nga, hanggang ngayon naman daw, nagme-message nung si Guy Lalo dito sa letter sender natin na si Angela. So, if I were you, kilatisin mong mabuti kung anong sinasabi ng puso mo. Ngayon kung talaga negative pareho yung sinasabi ng isip at ng puso mo, ibig sabihin, mas pinapakinggan mo yung mga, di ba, external factors kaysa dun sa nararamdaman. Yung pagmamahalan ninyong dalawa. Wow! Meron din naman tayong, di ba, yung sa mga taong nagsasabi na, oo, iwalayan mo na yan kasi kapag tumagal pa at baka mamaya, di ba, kung ano-ano pang sabihin sa'yo ng pamilya, mas masasaktan ka. Okay din naman na unahin mo yung sarili mo more than the pagmamahal. Eh kung talagang mas mahal mo yung sarili mo kaysa dun sa jowa mo, edi sige, go. Huwag mo nang balikan yung jowa mo. Pero hanggang kailan ka magiging ganyan? So, ibig sabihin, kapag nag-jump ka from one relationship to another, tapos di ka nagustuhan ng pamilya ulit ng jowa mo, aalis ka lang ulit? Ganon-ganon na lang? Oo? Yahoo! So, hanggang kailan ka tatalon at tatalon from one relationship to another? Just because hindi ka gusto ng pamilya o may mga taong hindi ka bet na pumasok sa pamilya nila. Hanggang kailan? Diba? O sabi ni Ron Joseph, kahit saan ka magpunta, girl, may taong ayaw talaga sa'yo. True. Diba? So, kung ako sa'yo, i-handle mo lang ng mabuti yung mga criticisms. At saka, unang ano pa lang yan eh, bugso ng mga balita. Diba? Unang ano pa lang yun? Unang meet up pa lang. Na hindi mo man lang binigyan ng second, third na meet up bago mo, diba, sabihin na hindi mo kaya. Wow! Sinuko mo na agad. Sayang naman yung pagmamahalan, sayang naman yung relasyon, 'di ba? So kung ako sa iyo, sana binigyan mo muna ng another chance, you know, probably third, fourth chance na kilalanin yung pamilya niya. Tapos tingnan mo, ipakilala mo rin yung boyfriend mo sa pamilya mo. Tingnan natin kung magki-click, 'di ba? Baka naman mamaya itong boyfriend mo pag pinakilala mo dun sa pamilya mo, eh makisama, 'di ba, sa pamilya mo. So bakit ikaw, 'di ba, hindi mo magawa 'yon? All you have to do is to blend in. Diba? Yung sa first meeting, pinakita niya sa'yo kung ano yung ginagalawan niyang mundo eh. So sa second meeting, kung talagang mahal mo yung boyfriend mo, mag-a-adjust ka ng konti. Parang presyo lang ng gasolina at diesel yan. Laging nag-a-adjust. At saka alam mo, Angela, sa mundong ito, laging mag-a-adjust at mag-a-adjust ka sa mga taong nasa harap mo. Hindi po pwedeng hindi. I promise you, pag hindi ka nag-adjust, may iwan ka. Diba? Change is very constant. So, kailangan mong bumagay sa kung sino yung kaharap mo. Diba? Dapat maging mutable. Mutable! Diba? Dapat alam mong gumalaw sa kung nasa ang environment ka. Diba? So, kahit saan yan, sa love life, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa career, diba? Sa halos lahat ng aspeto ng buhay, kinakailangan mong mag-adjust. Diba? Wow! Para sa akin lang yan. So, yan, isang beses mo palang na-experience yan, sumuko ka na agad. Sana you do well sa susunod na karelasyon mo. Or kung gusto mong gumawa ulit ng paraan at magkaroon kayo ng us again or magkabalikan kayong dalawa, di alam mo na kung anong gagawin. Habang nilalaban ka ng tao, ilaban mo rin siya. Yahoo! Diba? Habang hindi siya sumusuko, hindi ba parang fair yung point na ilaban ninyo yung isa't isa? Kasi mahal ninyo yung isa't isa? O sabi dito, sabi ni Mary Gal, minsan kasi may mga tao na susubukan ka lang. That is so true. Yahoo!
Sabi naman dito ni Joyce Uleta, wala naman talagang good enough sa mga parents para sa mga anak nila. If you make them see na marunong kang makisama at marespeto ka, magiging okay din sila sa'yo. Baka naman kasi sinisinda ka lang nila para malaman kung ano talaga yung ugali mo. Alam mo, totoo yan. Oo, totoo yan na wala talagang magiging maayos na lalaki o babae para sa mga magulang. Diba? Kapag, alam mo yun, kapag may jowa yung anak nila, di ba? Wala talagang, ay, okay siya. Walang ganun eh. Aww. Siguro meron kapag tuloy-tuloy na yung pagkilala mo doon sa tao. Pero at first glance or at first meeting, syempre expect mo na titingnan ka muna nila. Di ba? Kasi anak nila yung pinag-uusapan dito, yung jowa ng anak nila. Anak nila. Syempre lahat naman ng anak precious sa mga magulang. Di ba? So, kung ako sa'yo, dapat makisama ka na lang dun sa pamilya ng jowa mo. Bigay mo yung best mo. Kasi yung jowa mo naman, binibigay din yung best niya eh. Di ba? Para, alam mo yun, magustuhan ka ng pamilya niya. Wow! Tsaka inaalalayan ka nga niya eh. Para maging maayos ang lahat eh. Ikaw naman, nag-quit ka. Di ba? Kaloka to. Sabi ni Irene, dapat pinaglaban mo muna, Angela, bago ka umayaw. Love ko ni boyfriend. Love you, DJ Lindsay. Love you, girl! Hello! Hello din kay Sukardi Nina. Gandang umaga. Olet Ugatis, nakikinig po sa atin. Hello po. And yeah, feeling ko yun yung ano, yun yung pinaka gusto kong message to put across na kapag pinaglalaban tayo ng mga tao, sana naman ibalik natin yung laban, 'di ba? Ipaglaban din natin sila kasi it's not all the time or it's not every day na meron kang makikita at makikilalang tao na handang ipaglaban ka against all odds, 'di ba? Mga tao dyan na kapag nahirapan, tulad mo, Angela, pag nahirapan, suko agad. Diba? So, ilaban din natin. Diba? Panindigan natin yung sinasabi natin na mahal natin sila. Ilaban mo. Tapos kapag along the way, nakita mo na talagang hindi po pwede, o edi mag-usap kayo. Sabihin mo na, I don't think it's working. English dapat. Para mas dramatic, I don't think it's working. I'm sorry. Laban muna bago suko. Ikaw naman. Okay ah. 9:29 in the morning. Mahal ko Pangako Baby ko sa lahat po ng mga hindi po nakapanood at hindi po narinig yung kwento dito sa Lihim ng Liham. Pwede nyo po kaming pakinggan on replay. Of course, sa mga team replay dyan. Hello! Sa YouTube account ng Energy FM, type mo lang po sa YouTube yung Energy FM 1067 para mapanood mo po yung mga programa on replay ng lahat po ng jocks ng Energy FM. Okay. Wow! Again, Energy FM 1067 on Facebook, makikita mo rin dyan, and on YouTube, Energy FM 1067. Yahoo! Antaray, ang dami nakikinig sa atin ngayon na. Oo. Hello kay Rowena Yuzon and kay Joyce ulit. Hello naman. Sabi dito, pa-share naman ng skincare routine mo, DJ Lindsay, maiba lang. Alam mo, wala talaga akong skincare routine. Pumupunta lang ako kay Doc Clarence every 2 weeks. Hello, Doc Clarence, MD. Wow! Minsan hindi pa nga. Oo, hindi ako mahilig mag-ano. Pero kapag kailangan na, sakalang, ganun. Sige, minsan i-share natin yan sa ating YouTube account. May vlog nga pala ako, ha. Oo, yung vlog na walang sustansya. Panorin nyo. Lindsay 1067. Lindsay 1067 on YouTube. Wow! Panoorin nyo na yung vlog ko. Grabe naman kayo. Para naman kahit papano, matawa kayo na wala nga sustansya tong vlog na to ni Lindsay. Gusto mo yun? Oy, hello, Ate Tessa Mateo. Kamusta ka dyan, madam? Siyempre, 9:31 ng umaga, giving you something from Christian Bautista. This one is called Araw Ulap Langit. Paglaban mo kahit araw, ulap, langit ang pagitan ninyong dalawa. Ang importante, nagmamahalan kayo. Pili din mang baguhin ang